Ayun, nandito na yung ano, padala ni Sir, ano, Sir Joey Tech. So, maraming salamat, Sir. So, bubuksan natin to, mag-unboxing tayo, guys. So, ito yung ano niya, guys, oh. Pangalan niya, wag na yung number, baka ano, baka gawin yung text mate. So, ito, kita pa rin ba sa camera? O nga, nakita rin pala, sorry. So, nakita pala sa camera. So, buksan natin. Ano kaya to? So, surprise ito. Buksan natin. Ano ba buksan to? Dito, wala sanang masugat. Sir, maraming salamat, sir, ha. Sa binigay mo, sir. So, nga pala, guys, sa ano? Wag nyong isipin na ano to? Na binigay lang ng basta-basta. Technically kasi, guys, nag-shop kami ni Sir Joey. So may binigay din ako sa kanya, kaya binigyan niya din ako. So napakabait ni Sir Joey Tech. Subok na. Mabait na tao yan si Sir Joey Tech. So uy, may nakikita ako, kulay yellow. Uy, parang damit yun, ah. Wait, excited na ako. Ano, wala tayong matamaan. Whoop. Kulay yellow talaga. Whoop. Ano pa dito sa kabila? So, ayan. Whoop. Uy! T-shirt! T-shirt to. Ayun. May t-shirt. Nandito na yung ano, t-shirt na sinabi sa akin ni Sir na ano, na yung isa dito ibibigay ko daw kay sa kay ano, kay Nerds TV. So ito yung, oh, sakto yato kay Nerds TV. So mayroon siyang Joey Tech. Yun, astig. May Joey Tech, oh. Ito yung sa akin, kulay yellow. Mamaya, susutin ko to, guys. Susutin natin to. Yun, oh. Joey Tech. Bakit sa likod kaya niya nilagay, no? Ano kayang ano ibig sabihin nun pag sa likod? Kesa sa dito sa gilid, no? Pero okay, maganda. So, susutin natin yan mamaya. Hop. Nakikita ako, ah. So, oop. Bakit may kulay pink? Oop. Ay! Sabi ko na nga ba, Barbie, eh. Tingnan natin. Uy! Barbie nga. Mamaya, sabi natin muna to. At meron pa. So, whoop, mukhang surprise to, ah. Buksan ko muna. Ito siguro yung ano, yung tester na vlog niya noon. Tingnan natin. So, nakikita ko na, o yun na nga, oh. Nasisilip ko na, tester. So, to. Ang hirap naman buksan. Gunting. Pamunta ng gunting. Sir Joey, maraming salamat, ah. At napakaganda nito. Kahit hindi ko pa nakikita, alam ko maganda to, eh. Wait lang, excited na ako. Mapupunit ko yata yung karton, ah. Yan. Then gagamitin natin to, guys, mamaya. Magre-repair tayo, gagamitin natin to. Wow, ang ganda. Wait. Ano ba ito buksan? Ano yung sinasabi ko, eh. Yan. Mayroon pala. Ayun. Whoop. Ang ganda. Kulay pula. May Joey Tech pa sa ano, likod. Ganito kasi yung ano, eh, request ko sa ano, eh, kulay red. So, tara, subukan na natin to mamaya.
Buksan ko muna power natin. Tingnan natin yung ano. Ay, wala. Walang power. Hindi pa siguro nakalagay yung battery. Ako naman bahala sa battery niyan. Mamaya lalagyan natin. Then, yan na. Then, meron siyang, op. Merong dalawang libro na binigay sa atin si Sir Joey Tech. Ayun, may love letter. May love letter din. Ayos. Meron akong remembrance kay Sir Joey Tech. So, babasahin ko to, sir. Ayun, oh. Meron nga. May mga love letter siya. So, itatabi ko to sa bahay, Sir Joey Tech. Then, babasahin ko to pag may mga free time ako na wala akong ginagawa. Babasahin ko to, pangako. Then, meron pa dito. So, si... Oh, meron pala kay Nerds. Kaya pala dalawa. Kay Nerds TV pala yung dalawa. Ngek, kala ko naman akin lahat. Kay Nerds TV pala to. So, kay Nerds to. Saka ito, kay Nerds tong black na t-shirt. So, bibigay natin pag nakapasyal siya dito. Di na kasi madalas si Nerds TV dito. Dami siyang service. So, Sir Joey Tech, maraming salamat sa tester ha. Then, susubukan na natin. Para hindi umaba yung video natin, subukan muna natin yung tester ni Sir Joey Tech. So, guys, ito na. Meron na tayong gagawin, guys. And then, susubukan na natin yung galing ng bigay sa atin ni Sir Joey Tech. Yan, guys. Oh, nakikita nyo, ang ganda, di ba? So, bigay lang yan ni Sir Joey Tech. Ay, di pala. Swap pala yun. Sorry. Baka humingi kayo. Kawawa naman. So, ang sabi nung mayari dito sa gagawin natin is no power. Pag no power, walang ilaw na red. So, saksak natin. Yun na. Sinaksak ko na. Direct na tayo. Wala na tayong protection. Ginagamit ko yun. So, ito na. Walang red. Power natin para walang daya. Yan. Baka naman sabihin nila, sinaksak mo sa walang kuryente. Sinaksak tayo sa isang pang appliance sa tabi niya. Sak. Power. Ayun oh, umilaw oh. Ibig sabihin, gumagana yung saksakan na yan, ha? Walang daya, mga kaibigan, walang daya. So, tanggalin natin. Then, subukan natin yung tester ni Sir Joey Tech na binigay sa atin kung pwedeng-pwedeng pang repair. Okay, buksan natin to. So, yan guys, nabuksan na natin. And then, ang unang gagawin talaga natin ay yung tinatawag nilang sino ba tumawag doon? Basic bob yata. Yung physical ano pa tawag doon? Wait, mag-isip muna ako. 1, 2, 3. Physical appearance ba yun? So, titingnan muna natin yung mga physical anyo niyang mga pyesa. So, base doon sa nakita ko, meron na ako nakita. Ayun oh, putok yung fuse. Yan. So, malamang-malamang grabe ang tama nito kasi ang sabog niya is madilim. Pag madilim guys ang sabog, ibig sabihin yung current niyan medyo mabigat kaya pinaputok niya ng ganyang kadilim. Kasi kung slow motion ang pagputok nito, putol lang. Hindi ganyan sa sabog na maitim. So medyo magto-trouble talaga tayo dyan. And then, ipapaliwanag ko sa inyo guys, ang China na ganitong TV, para sa kalaman ng mga nanonood sa akin, hindi naman technician, at sinasabi nilang baguhan pa nga. Ang TV na to is recycle, kumbaga. Kasi yung makikita nyo yung tube nyo, yan o, kinakalawang na o. Pero bago yung kaha nya. Ito kasi yung mga dating computer monitor. Kung maalala nyo nung araw, di ba may mga buntot pa yung mga ano computer natin, monitor. Ngayon kasi nauso na yung mga LED at mga ano, flat na tigang mga ano ngayon, mga monitor. So ngayon, ginawa nila para hindi na humalo pa sa mga basura doon sa ang tawag doon sa basurahan. Basta yung basura na yun, ang hirap isipin ng mga wood na malalalim. Ang ginawa nila, ni-recycle nila yan, nilagyan nilang tinatawag na universal board. So kung magtataka kayo, wala kayong makikitang yok na ganito pagdating sa regular na size ng TV o yung mga TV talaga na ginawa talaga TV, hindi siya monitor. So mga monitor ganito. Hindi ko alam kung bakit ganito ang ginamit ng mga yoke ng mga ganito. Siguro may
galing ito sa pag ano siguro ng mga ano yung may eksakto yung picture siguro kaya ganito. So bali inadapt lang itong universal board para magamit yung tube. Gets nyo ba guys? Hindi ko na pahabain doon ha. Then next na gagawin natin, siyempre tatanggalin natin yung kanyang mga connection, then titingnan natin yung ilalim. Baba ko muna yung camera para everybody happy. Yan. So natanggal na yung isa doon. Yan, tingnan natin yung ilalim. So hindi nyo nakikita, ako lang nakakakita, pero marami na ako nakikitang loose. So hindi pa natin nililinisan guys, kasi nga yan oh, kita nyo. Ako kasi minsan kasi madalas pag nalinisan mo na yan, tapos saka mo hinahanap yung sira, tapos nahanap mo, tapos wala ka palang pamalit, ang bagsak, RTO, yung return to the owner. Sayang yung pagod mong naglinis. Walang bayad yun guys, libre yun. So ako, hanapin ko muna yung sira pag nabuhay ko at pwede naman nang ibigay sa may-ari, saka ako nalilinisan. Ganun ang style ko guys, walang basagan lang ng trip. So nakita ko maraming loose. So yan ang unang gagawin nyo guys, kaya tingnan nyo yung mga loose. Then mag-focus tayo sa power kasi nga putok yung fuse. Okay, simulan natin. Siyempre pag putok ang fuse, ang ibig sabihin lang yan, okay yung cord, right? So si Master Mojadio naging list kagabi, subukan natin maging list. Mamaya na lang, timing, wala pa yung dictionary ko. So ito, yan, try natin. Iseset natin sa buzzer. Sa buzzer na lang guys, kasi mas mabilis to eh. So yung capacitor, hindi regular guys na buzzer ang ginagamit dapat ha. Kasi pumutok lang yung fuse kaya nag-buzzer ako. Kung regular dapat, magda-diode mode ka. Kaso nga yung iba, hindi nila sa kabisado. Magbabuzzer na lang ako guys, patawarin nyo na buzzer. So hindi nag-buzzer, kabila, hindi rin nag-buzzer. Right? So babalik natin sa diode. Diode. Yan, diode. Dapat dito may maririd kang parang diode. Try natin. 0.9. Baliktad natin. So wala siyang return. Hindi nag-zero. Wala, hindi nag-zero, no? So hindi ko alam ang dahilan kung bakit hindi nag-zero. Siguro may karga yung capacitor or then punta tayo sa diode. Try natin yung diode. 2.5. Ako dapat walang ganun yun ah. 2.5. Bakit may 2.5? So kakaibang sakit to guys at may 2.5 sa may bandang diode. Dapat kasi yan pag binaliktad mo yan, wala na yan. Dapat yan magki-zero yan. So tingnan nga natin kung totoo yun mamaya. Babakbakin natin itong mga pyesa. Putok yung fuse guys, ito yung fuse nyo. So hindi na nag-ano, hindi na nagsisiro pag pinagdikit ko to. Yan o, sana malinaw. Kita ba sa camera? Wait. Yan ah. Then try nga natin tirahin yung ano, yung regulator nya. Meron talaga oh. Dapat to, wala to eh. Well, subukan natin tanggalin, ihang yung regulator saka yung capacitor. Try natin. Pause ko lang muna. So guys, balik tayo guys. May nakalimutan akong gawin. So gawin natin. Kasi nga nagtataka ako kung bakit merong 2 point something na re-read siya kapag naka-diode mode tayo. Nasaan yung katester yun? So ang gagawin natin guys, ay tetesterin ulit natin tong capacitor na to gamit yung ESR. So testerin natin. Guys, walang daya yan. Focus ko muna. Tingnan nyo kung may hinang na. Wala pang hinang yan, ha. Yan, walang hinang yan. So, yan, tutok ko. Kabubukas ko lang kasi yan, guys. So, dahil nag-i-English si Master Mojado, magta-try tayo mag-English para magkaroon tayo ng foreigner na viewers. Sabi niya, ako kahit Pilipinas lang, 100 million naman yung Pilipinas, eh. Kahit yung 2 million lang manood sa akin doon, okay na eh. So, ito. So, now, we gonna test the big capacitor here. So, first,
we short the lead of probe, tama ba, test probe, prob, o anong basa ba doon, is zero, make it in zero, or it's okay if not zero. So test natin doon. Naku, naubusan na ako ng list, guys. So we tusok-tusok here. Dapat ito ipapalo hanggang zero. Tusok here. Nakaw! Yari. Hindi pumapalo, guys, oh. Yari. Kung baguhan lang ang gagawa nito, guys, tapos nagpalit ka ng transistor. Nakikita ba yung transistor na tinuturo ko? Halimbawa, baguhan ka lang, no? You change the transistor and you do not check the capacitor. What happen is you putok-putok ulit the fuse because the DC here is not pure. Will mix a heavy pulse. Then the pulse will be abnormal. Then it will give high current. Then putok ulit fuse. Garrett. So wag na tayo mag-inglis. Ang hirap. Hindi talaga. Wala tayong aral. So tusukin natin. Ang ibig ko sabihin, kapag hindi nyo to pinalitan, puputukin ulit agad ang fuse nyo. Kasi nga, magkakaloka-loka yung DC dito. So, iyan siguro ang dahilan, no? Wala, oh. Oh, baklasin ko nga, guys, para makita nyo yung laman niya sa loob. Ngayon ko lang ito na, ano, natsambahan ko na open ang kapasitor. Baka bulok sa ilalim. Bukan natin. Ayan. Ito na, sa ilalim na siya. Ayun, malinis, guys, oh. Malinis, oh. Kikita ba? Malinis siya, oh. Open lang. O, testerin natin ulit. Para magkaalaman ulit. Testerin natin, oh. Malinis, oh. Hindi naman ganong umumbok, oh. Wala, oh. Tingnan nyo, oh. Tutok, ko. Para walang daya. Ayan, oh. Hindi naman ganong umumbok, oh. Wala, oh. Oo, oh. Mamaya, bubuksan natin. So, testerin natin. Wala. Yayay. Patay, oh. Patay. So, pagdikitin natin, wala, yari, patay yan. So, ang gagawin natin ngayon, kukuha tayo ng pamalit muna, guys. Ang papalit natin, testerin natin, luma to, pero hindi ko alam kung good sa ESR, testerin natin. Ayun, ang good. Ayun, oh, malapit sa zero. Ayun, ang good. Ayun, itong isa, wala na ang pag-asa. Oh, wala nang pag-asa. Nice one. So, tapos na tayo nag-ESR. Di, alam natin na sa power supply kasing China na to, nag-iisa lang yung capacitor na malaki. Natin at paliwanag ko muna yung na-read natin kanina dito sa taas. Collector saka emitter tayo. Meron siyang 0.9 saka sa kabila, meron siyang 2.3. So, igamit natin yung bagong tester natin. Napakaganda ng ilaw. Eh. Nakikita nyo. Salamat ulit kay Sir Jovitech. So, babaklasin ko yon. So, ayan guys. Nahang na natin yung ano, transistor dito na regulator niya. Wala na. Hindi nakakonnect. So, testerin ulit natin yung kanina. Kung meron pa rin yung 2 point something. So, yung 0.9 naging 1 na. Tapos, yung yun pa rin. Hindi nagbago. 2.5, 2.6. So, may problema talaga yan. Hindi pwedeng may ganyan dyan. So, try natin yung diode kung meron doon. Yun, oh. Meron, oh. So, inspectin natin muna. Mukhang merong kaluluwa dito na nagtatago. Kasi hindi natin in-inspect kanina ng maigi. So, yun. Nakita ko na agad ang problema, guys. Walang iya. Mali yung procedure natin. Dapat nag-inspect muna tayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo, guys, eh. Physical muna. So, yun, oh, may putok na isa dito. Ayun, oh. Sabog. Kita nyo yun? And then, itong isa, oh. Sabog din, oh. Pero kalahati lang, na bitak lang. So, yan. Kitang-kita naman siguro sa camera. Ayun, oh. Nang itim, oh. Then, checkin nga natin kung doon ang gagaling yung 2.5. Ganda ng tester ni Sir Jovitek. Nakakabisado ko na agad. Ngayon ko lang nakahawak ng ganito, guys. So, testerin natin. Yun. Short. Short yan, oh. Baliktaran. Short. Then, itong isa.
Ayun. Ayun yung hinahanap nating reverse. Ayun. So tanggalin natin 'yan para makita natin kung siya yung hinahanap natin, kung bakit merong kakaroon ng reverse dito. Dapat kasi walang reverse 'yan. Then tanggalin natin. Ihang lang natin para mapatunayan natin na siya 'yan. Dapat nag-physical ka muna kasi, bro. Yan. So tiyan na guys, at baguhan lang tayo. Testerin ulit natin dito. Ayun, wala na oh. Wala na yung reverse oh. Oh, wala na. Oh. So, tumbok na guys. Palitan ko lang tong dalawa, and then balik ko na lang yung diode, then palitan natin yung capacitor din. Testing na tayo. Wait lang guys. Final na natin para magkalaman na rin lahat ng pwede nating palitan pa para dire-diretso na tayo. Itong kinaganda kasi pwede na natin i-check dito kahit hindi pa nabubunot. So unahin natin yung favorite ko dito na laging nasisira pag nagbe-vertical. Ito. So palitin na to guys kasi dapat yan nasa bandang 5. And then ito. Wala na, hindi na gumagalaw tong isa. O, saan pa? Ito, bandang 5. Okay pa yan. Okay pa yan. So yung dalawa nakita natin sira. Ito. Medyo okay pa yan. Okay pa yan. Palitin na to. Hindi na sumagad sa zero. Kasi ano yun eh. 47 UF yan eh. Ito. Okay pa yun. Ay, hindi na to okay guys. Kapalitan na to. Nasa number 2 na siya. Ito. So, palitan ko na muna guys yung mga yan. So guys, magpapakita lang muna tayo ng mga tinanggal natin. Baka sabihin niya namulot lang tayo. Nakikita niyo 'yon, dalawa butas. Butas din 'yon, butas din 'yon, butas din 'yon. So ito 'yon oh, basag yung dalawa doon sa dulo. Ayan, makikita niyo, basag naman siya. So tama tayo diyan. Then itong ano, papalitan natin 1647, dapat magsi-zero 'to. Tingnan niyo na lang yung tester natin. Wala na guys, oh, hindi na gumagalaw oh. Oh, wala na oh, open na siya oh. Ayun oh, nagdidikit naman oh. So, papalitan natin 'to. Then itong isa 4.7 na 50 volts, dapat ito sa nasa bandang 5 dito sa tester ko. Wala oh, nasa 20 na siya oh. So, 'yan. Kabisaduan lang kasi guys ang mga value ng pagdating sa ESR. So, 'yan yung ESR kong personal. Yung mga tininda ko, mas maganda yun. Huwag kayong maglala, itong pang personal ko. Mas mahirap ko bisaduhin to kasi ang liliit ng number dito. Maniwala kayo sa akin, mas maganda yun. So ito, hindi na umabot ng 0, nasa 1.5. 35 by 100, dapat ito nasa bandang 1 na to, kaya 0 na to. 0 na dapat to. So kukuha tayo ng mga pamalit. Wait. So, we get another 50 by 0.47 UF. Yan. Then, test natin. So, ito. Ayun, yung good oh. Maabot sa number, malapit na. 3 na yan siguro yan. So, yung isa kaninang tinanggal natin, ito siya. Tingnan nyo. 4.7 din lang. Malabo. Camera action. Yan. Wala na oh. Tingnan nyo na lang yung pointer. Malabo pa rin yung pointer pero nakikita nyo naman yung follow nyo. Yan na oh. Layo na, di ba? Then meron tayong bagong ano. 16 by 47 yata to. Ayan. 16 by 47 na bago. Focus. Camera. Yun. Umabot ng zero guys. Di ba? Oh, yung kanina ito makita natin, ulitin na naman natin para dun sa mga nag-skip. Yan oh, 16 by 47. Then tingnan natin, wala na, hindi na gumagalaw yung pointer. Ayun na yan oh, naka-zero na lang yung pointer. Wala na oh, hindi na gumagalaw yung pointer, palitan na talaga. So ilagay ko lang muna yung mga nakita nating sira, then panda rin na natin guys, wag na natin itong pahabain. So sana may napulot kayong konting idea dyan. Bali, ang totally na sira lang talaga nito is primary kasi pumutok yung fuse. Yung dahil walang laman yung capacitor, din nasunog yung dalawang capacitor dito na kulay blue. Ito na yung pamalit natin, no? Kulay blue.
Then dito yung pinalitan natin dito, sira na talaga yung sa ano, sa tester nating ESR. Ginawa lang natin yun para sa ikatatagal ng unit, kumbaga tinatawag yan na conditioning. So papalitan ko pa yung mga ibang naglo ESR na dito, then high pala nung high, and then sara na natin yung power. Anong problema na natin, ng sira doon? So huwag na natin patatagalin to, and then magte-test one pa pala tayo para masubukan natin yung paano siya magbasa yung bagong tester natin. So post ko na guys, magmamadali na tayo sa oras. So yan guys, nahinang ko na rin, makikita nyo, naghinang na ako. So nakabit ko na yung mga pinalitan natin, ito saka yung mga capacitor dito. Then magbi-B plus na tayo guys para makita natin kung tama. DC, saan ba DC ito? Yan, DC, then B plus, tusok. Then papower ko guys. Ayun, 115 guys, meron na. Very good. Then tingnan natin yung sa vertical. Tingnan natin yung sa vertical kung ilan. So 25, very good. Bababa pa yan pag may load, then mag-adjust na lang tayo ng konti pag hindi siya bumaba ng maganda. So okay na tayo guys, hindi siya mag-oscillate guys kasi nilock natin. Yan o, nakalock siya. So pag tinanggal natin yan, mag-oscillate na yan. Then testing na tayo sa harap kung ano itsura niya. Patayin ko lang muna guys, tanggalin lang natin yung lock. Then iangat na natin para makita natin yung picture. So yan guys, pasilip lang tayo sa mga voltahe. Number one sa mga tester, dapat accurate siya sa may screen. Tingnan natin. Yun, 292, okay lang, normal. Kasi yung iba niya, umabot ng 500. Pag hindi siya true RMS, hindi aabot ng ano yan. Ganyan, kababa. Pag mataas yan, hindi true RMS yun. So true RMS nga talaga. So 293, and then tingnan natin yung 181, normal lang, hindi ganong iinit ang itch-out nyan. So maganda, maganda, maganda yung B plus natin dito sa may kulay blue. Ayun, 130, normal lang. Yan o, dyan tayo nag B plus sa kulay blue, 130, normal. So tingnan natin yung picture. Ayun, okay na guys. Yung nakikita yung rainbow sa gilid guys, ha, hindi lang natin naikabit yung dikusin. Ito, 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 yung bakal na yan. Nakikita nyo ito. Ay, hindi, hindi ko pala naituro. Ito, 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 ito. Pag kinabit natin yan, matatanggal na yan. So, harap na natin guys para magkaalaman na. So, nagamit natin yung tester ni Sir Joey Tech. Maganda, ayos. Accurate naman siya. So, ayan guys, tinesting ko na. Final na tayo. Bago natin tapusin to guys. Kita nyo, okay na siya, no? So, papasalamat muna ako dun sa mga nagtsagang nanood na naman sa wala mga kwento-kwentong video ko. So maraming salamat guys. And then number one, magpapasalamat tayo sa nagbigay nito, si Bro Joey Tech. Maraming salamat, bro. Bro daw ang tawag, itawag daw sa kanya kasi ayaw niya daw tawagin ng master. So bro na lang, bro. Pero master talaga yan si Sir Joey Tech, walang duda. So maraming salamat Sir Joey Tech, and then maraming salamat dun sa mga nanood. Hanggang dito na lang guys, peace out.